Magandang araw po. Ako po si Leo Marquez ng Philrice at pag-usapan po natin ang tungkol sa brown plant hopper. Ang brown plant hopper po, ang mga peste ng palay na sumisipsip ng katas nito at nagdudulot ng hopper burn, naglilipat din sila ng mga sakit na ragged stunt at grassy stunt. Ano ba ang gusto ng brown plant hopper na kondisyon ng palayan? Mas gusto nila ang may patubig kumpara sa palayan na walang patubig. Mas gusto rin ng brown plant hopper ang sabog tanim na palayan kumpara sa lipat tanim na palayan. Ang mga brown plant hopper ay organismo o insekto na dimorphic. Maaari silang may maikling pakpak at maaari din silang may mahabang pakpak. Ang may maikling pakpak, ang brown plant hopper na nanatili sa ating palayan upang magparami, at ang may mahabang pakpak naman ang lumilipat sa ibang palayan upang humanap ng ibang lugar na pagpaparamihan. Maaaring maapektuhan ng kondisyon sa palayan ang pagkakaroon ng pakpak ng brown plant hopper. Maaaring marami silang masyado o mataas ang populasyon sa palayan. Maaaring mababa na ang kalidad ng kanilang pagkain o maaaring tuyo na ang palayan. Maaari ding maapektuhan ng haba ng araw o ng temperature at maaari ding maapektuhan ng crop development o kung anong stage na ang palayan. Ibig sabihin, kung ang ating palayan ay malapit ng anihin o ito ay matanda na, mas gusto ng brown plant hopper na lumipat sa mas bata pa na palay. Gaano ba kahaba ang buhay ng brown plant hopper? Ang nanay ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 20 araw. Mangingitlog ito at aabot ng 4 hanggang 8 araw bago mapisa. Ang nymphs naman ay mayroong 14 na araw bago maging adult o maging nanay ulit. Paano ba sila dumadami sa ating palayan? Sila ay dumadami sa pamamagitan ng sexual na paraan. Maaari nang makipag-mate o maaari nang mangitlog ang nanay na mula sa nymphal stage kahit the same day lamang. Tapos, ang babae ay maaari nang mangitlog pagkatapos ng mating o makipag-asawahan. Ganito po ang itsura ng itlog ng brown plant hopper. Kung makikita po natin, para silang piling ng saging. Subalit ito po ay napakaliliit. Kahit po tayo magsuot ng salamin, hindi natin sila makikita o sila ay makikita lamang under sa microscope. Sila po ay maaaring mangitlog ng 300 hanggang 300 o hanggang 350 itlog bawat nanay. Ganun po sila kabilis magpadami. Tapos, sila po ay iniitlog ng by batches ng 4 hanggang 10. At tulad ng sabi ko po kanina, maaari po silang mapisa 4 hanggang 8 araw o 6 to 9 days. Pagka napisa po ang brown plant hopper, sila po ay kulay puti at sa loob po na isang araw sila ay magiging kulay brown. Sila po ay maaari ng maging adult sa loob po ng 10 hanggang 18 araw. Ang temperatura na gustong-gusto o nababagay para mapisa ang itlog ng brown plant hopper ay 25 degrees centigrade. So hindi masyadong mainit para sa itlog. Subalit pagka po yung paglaki naman at pagdami ang ating pag-uusapan o paglaki at para maging marami ang kanilang iitlog, ang temperatura po sa palayan ay dapat nasa 28 to 30 degrees. Kailan po natin titingnan o bibisitahin ang ating palayan para tingnan kung ito ay may brown plant hopper na? Mag-umpisa po tayo ng pagtingin o pagmamonitor para sa brown plant hopper mula vegetative hanggang reproductive stage. Ibig sabihin, pag nakita na po natin kumakapal na yung dahon o nagsasara na ang dahon ng mga palay at hindi natin makita ang lupa, ito ay hudyat na para tingnan natin kung may brown plant hopper na ang ating palayan. Maaari din natin tingnan ang data ng data sa ating munisipyo
o sa ating probinsya o sa ating region, lalo na po ang data ng Prime of Pest Risk Identification and Management. Sila po ay naglalabas ng data kung marami o konti lang ang bilang ng brown plant hopper sa ating munisipyo, sa ating lalawigan o sa ating region. Kung tayo po mismo ang titingin kung may brown plant hopper na sa ating palayan, maaari po tayong bumilang ng 10 puno ng palay habang tumatawid tayo sa ating bukid. Sa ating pong pagbilang, maaari pong itap natin ng 3 beses ang puno ng palay. At tingnan po natin at bilangin kung may nalaglag na brown plant hopper sa tubig o sa lupa. Kapag po ang brown plant hopper ay mayroon ng bilang na isa kada puno o kada tiller ng palay, o kaya po 30 BPH kada puno po ng palay, ito po ay nangangahulugang mataas na po ang kanilang populasyon at nangangailangan na po tayong gumawa ng management action. Ang pamamahala po ng brown plant hopper ay maaaring cultural, biological, at siyempre chemical. Kung cultural management po ang ating pag-uusapan, mag-uumpisa po tayo sa paggamit ng maresistensyang variety. Alam po natin na may mga variety na po na mabibili tayo sa ating mga seed grower na matibay o kaya pong labanan ang pinsalang dulot ng brown plant hopper. Sa pagtatanim naman po, siguraduhin po natin may tamang space o pagitan ang bawat tanim at magtanim lamang ng isa, ng 2 hanggang 3 seedlings kada puno. Tandaan po natin na gustong-gusto po ng mga brown plant hopper yung dikit-dikit na palay at basa po na bukid. Kasi po, ito po yung nakakapagbigay sa kanila ng tamang kondisyon para mapisa ang kanilang itlog, lumaki ang kanilang anak at makapagparami. Kasama din po sa cultural management ang pamamahala po ng tubig. Mag-practice po tayo ng alternate wetting and drying. Ibig sabihin, patutubigan natin ngayon yung ating bukid. Sa susunod na linggo, patutuyuan natin. At hahayaan po natin itong may panahon na tuyo at patutubigan lamang kung kailang kailangan. Dahil sa ganun pong paraan, mapipigil po ang pagdami ng brown plant hopper sa ating palayan. Kasama din po sa cultural practices, ang pamamahala natin ng fertilizer o ng abono. Siguraduhin po natin na gagamit lang tayo ng 90 kilograms na nitrogen kada ektarya ng palayan kung tag-ulan at pwede naman po tayong magtaas hanggang 120 kung tag-araw. Siguraduhin din po natin na hahatiin natin sa 3 ang pag-apply ng nitrogen sa ganito pong paraan. Hindi po mabibigla yung ating palay. Kaya po natin iniwasan ang sobrang paggamit po ng nitrogen dahil ang pagberde at pagkapal ng palay po ay gustong-gusto po ng brown plant hopper. Paggamit naman po ng biological control o paggamit po ng ibang buhay para kontrolin ang mga brown plant hopper. Ang pagtatanim po ng mga gulay sa ating palayan ay nakakatulong para po dumami ang mga natural enemies sa ating palayan. Ang mga gulay po o iba pang halaman sa paligid nating palayan ay nagsisibling kalunungan ng mga natural enemies o ng mga kaibigang kulisap habang wala pa pong tanim na palay. Karamihan po ng mga kaibigang kulisap ay nabibilang po sa grupo ng mga putakti. Ang putakti naman po, ang nanay na putakti naman po ay kumakain ng pollen o ng nectar ng mga bulaklak. Kaya nakakatulong din po kung magtatanim tayo ng mga namumulaklak na halaman sa paligid ng ating palayan upang sila ay may makain at mas sila po ay makapagparami. Ito po ay isang example ng biological na paraan upang mabawasan po natin ang bilang ng mga brown plant hopper sa ating palayan. Ang tawag po dito ay anagrus. Kung tayo po ay magsasaka at matagal na po tayong nagsasaka, malamang po
kahit minsan hindi pa po natin sila nakita dahil sobra po ang kanilang sobra po maliit ang kanilang size. Makikita lang natin po sila sa pamamagitan po ng microscope. Ang ginagawa po ng insekto na ito, ang itlog po ng brown plant hopper ay kanilang iniitlogan at kinakain para po hindi na ito mapisa. At kung tayo po ay gagamit ng biological na pamamaraan, ito naman po ang mga nakakapekto sa pagdami po ng ating kaibigan. Unang-una po dito ang calendar application ng insecticide. Ibig sabihin, kahit wala pa pong nakikitang peste, taga-apply po tayo ng insecticide dahil ito po ay naka-schedule. Maaari din po kayo po ay naga-apply ng insecticide dahil nag-apply po kayo ng fertilizer o inaasahan yung maganda ang inyong gaganda ang inyong palayan at ito ay aatakihin ng mga peste. At maaari din po kayo po ay naniniwala na naga-apply kayo ng pesticide dahil ito ay nagbibigay proteksyon sa inyong palayan. So mali po ang mga ganitong paraan at ganitong paniniwala dahil sila po ay nakaka-apekto sa bilang ng ating mga kaibigang kulisap. Kung chemical po na paraan ang ating gagamitin, siguradong alam po natin na ito po ay madaling mabili sa ating mga suking tindahan o agricultural supply. Madali po siyang i-apply, practical, at mabilis po nating makita ang epekto. Halimbawa, pagka po tayo nag-spray ngayon, mamaya lang kita na natin na patay na yung mga lumilipad-lipad sa ating palayan. Subalit, maaaring hindi po tayo naniniwala na yung mismong pag-a-apply natin ng chemical ang nakaka-apekto po o nakakapagdulot po ng outbreak sa ating lugar. Dahil pag tulad po ng sinabi ko kanina, pag tayo po ay gumamit agad ng chemical, naapektuhan po natin ang bilang ng ating mga kaibigang kulisap na siyang nauunang mag-control sa pagdami ng bilang ng brown plant hopper. So ito po yung tinatawag na hopper barn o sunog na gawa ng brown plant hopper. At ito naman po yung itsura pag napakarami na po ng brown plant hopper sa ating palayan. So ano po ba ang ating gagawin para po tama ang ating paggamit po ng chemical? Unang-una po, gumamit lang po tayo ng chemical kung ang edad ng palay ay 40 days after sowing o 40 araw pagkasabog tanim o di po kaya ay 30 araw pagkatapos maglipat tanim. Bakit po hindi tayo dapat gumamit ng chemical sa ganito po kaaga ng yugto ng buhay ng ating palay? Dahil anuman po ang masira na insekto, pagka po ganito pa kabata ang ating palayan, wala po itong kinalaman sa ating aanihin o wala po itong epekto sa ating ani. Ibig sabihin, kung tayo po ay gumamit ng chemical, gumastos lang po tayo pero wala po itong benepisyo para sa atin. Ganun din po, sa ganito pong panahon, 40 hanggang 30 araw, ito rin po yung panahon na noon pa lamang nagpaparami po yung bilang ng ating mga kaibigang insekto. Pag ginamitan po natin ng chemical kaagad ang ating palayan, patay din po ang ating mga kaibigan. Then, tingnan po natin yung tinatawag na economic threshold level bago po tayo gumamit ng chemical. Kung kanina po, matatandaan natin, binanggit ko na po na ang 1 BPH per tiller or 30 BPH per hill o 1 BPH kada tangkay ng palay o kaya po 30 BPH kada puno ng palay ay ang bilang kung saan umabot na sa economic threshold level ang populasyon ng ating BPH at nangangailangan na po ng magawa tayo ng management action. Subalit, kung mas mababa pa doon, hindi pa po tayo dapat gumamit ng chemical. Huwag din po tayong gagamit ng chemical kung umuulan o may takdang ulan tayong inaasahan. At kung tayo po ay gagamit na ng chemical, sugraduhin po natin na may pangsunod po tayo dito dahil pag gumamit po tayo ng chemical, pinatay na po natin yung ating mga kaibigan at tayo na po yung mga ngalaga sa ating palayan. Tandaan po natin na ang paggamit ng chemical ay huling paraan na. Ibig sabihin, pag gumamit na tayo ng chemical, wala na po tayong susunod pa na management action.
Ngayon po, kung tayo po ay nagpasyente ng gumamit ng chemical, gumamit po tayo ng contact systemic o kaya systemic feeding inhibition kung kailangan po nating bigla ang ibaba ang populasyon ng mga BPH sa ating palayan. Gumamit naman po tayo ng stomach growth regulator o kaya po na systemic feeding inhibition, lalo na po kung ang naobserbahan po nating populasyon ng brown plant hopper sa ating palayan ay puro nymphs o yung mga batang brown plant hopper. Muli po, babanggitin ko, ito pong mga chemical na ito ay mabibili po natin sa ating mga suking agricultural supply. Tingnan lang po natin kung ano po yung registered ng FDA para sa brown plant hopper at gumamit lang po tayo ng mga chemical na may ganitong mode of action para sa tamang edad po o dami ng brown plant hopper. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, ako po si Leo Marquez at magandang araw po sa ating lahat.